sa papawirin. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Panginoon ay purihin, ngalan niya ay dakilain. Ngalan niya ay dakilain. Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo ngayon ay natitipon bilang isang mag-anak ng Diyos sa pagdiriwang ng banal na Eukaristiya. At upang tayo po ay maging karapat-dapat gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala at buong kababaang loob po tayong humiling ng awa at pagpapatawad mula sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lumaha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa Mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig namin ay iyong dagdagan at gawin mong mahalin namin ang iyong mga kautusan upang sa mga pangako mo kami maging dapat makinabang sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsipo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, sa ganang akin, ang pagtitiis sa kasalukuyan ay hindi maihahambing sa ihahayag ng kalwalhatiang sa atin. Nananabik ang sangnilikha na ihayag ng Diyos ang kanyang mga anak. Nabigo ang nasang nilikha, hindi sa kagustuhan ito, kundi dahil sa ito ang niloob ng Diyos. Gayunman, may pag-asa pa, sapagkat ang sang nilikha ay palalayain sa pagkaalipin ito sa kabulukan at makakahati sa malwalhating kalagayan ng mga anak ng Diyos. Alam natin na hanggang ngayon ang sangnilikha ay dumaraing sa paghihirap. Hindi lamang sila, tayo mang tumanggap ng Espiritu bilang unang kaloob ng Diyos ay napapahimutok samantalang hinihintay natin ang pag-ampon sa atin ng Diyos, ang pagpapalaya sa ating mga katawan. Ligtas na tayo at inaasahan natin ang kaganapan nito. Ngunit ang pag-asa ay hindi pag-asa kapag nakikita na ang inaasahan. Sapagkat sino ang aasa sa nakikita na? Ngunit kung umaasa tayo sa hindi natin nakikita, ito'y hihintayin natin ng buong tiyaga.
ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Nang lingapin tayo ng Diyos at sa Siyon ay ibalik, ang nangyaring kasaysayay parang isang panaginip. Lahat tayo ay natuwa, masasayang nagsiawit. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Ang sabi ng mga bansang nagmamasid sa paligid, ang ginawa ng Diyos nila ay dakila anong rikit. Dakila ngang masasabi, pambihira ang ginawa. Kaya naman kami ngayon, kagalakay di kawasa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Kung paanong inuulan yaong mga tuyong batis sa sariling bayan namin, kami poon ay ibalik. Silang mga nagbubukid na nagtanim na may luha, bayaan mo na mag-aning masasaya't natutuwa. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Yaong mga nagsihayong dalay binhit na nanangis, ay aawit na may galak, dalay ani pagbalik. Gawa ng Diyos ay dakila, kaya tayo'y natutuwa. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya hari siya ng mga aba. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, ano ang katulad ng paghahari ng Diyos? Saan ko ihahambing ito? Katulad ito ng isang butil ng mustasa na itinanin ng isang tao sa kanyang halamanan. Ito'y lumaki hanggang sa maging punong kahoy at namugad ang mga ibon sa mga sanga nito. Sinabi pa ni Jesus, saan ko itutulad ang paghahari ng Diyos? Katulad ito ng lebadurang inihalo ng isang babae sa tatlong takal ng harina, ano pat umalsa ang buong masa. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa atin pong unang pagbasa, mula po sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Roma, tila merong ipinapaalala sa atin si San Pablo na karanasan nila noon na marahil hanggang ngayon ay nararanasan natin. At ano po yung karanasan na yun? Yung hirap ng buhay. Sinasabi ni San Pablo na sila na mga taga-Roma nakakaranas ng pagsubok. Sila na mga taga-Roma nakakaranas ng paghirap. Pero tandaan natin mga kapatid,
na ang bawat isa sa atin humaharap sa pagsubok, ang bawat isa sa atin humaharap sa paghihirap, humaharap sa iba't ibang sitwasyon ng buhay. Pero sa kabila nun, ano po ang pinaalala sa kanila ni San Pablo? Na sa bawat paglapit natin sa Panginoon, merong ipinahihiwatig sa atin na pag-asa. Merong ipinapahiwatig sa atin na pag-asa. There's always hope in the Lord. Kaya nga, mga kapatid, sa ating ebanghelyong napakinggan, may dalawang talinghagang ibinanggit si Jesus. Talinghaga patungkol sa isang butil ng mustasa. Talinghaga patungkol sa isang lebadurang inihalo sa arena. Tandaan natin, mga kapatid, isang butil ng mustasa, napakaliit, hindi mo mapapansin, hindi mo nga masyadong mahawakan at makikita. Pero kapag tinanim mo, na magiging punong kahoy at namugad ang mga ibon sa mga sanasanga nito. Ganon din ang lebadura ang inihalo sa mga harina. Umaalsa at magiging masarap na tinapay sa dulo. Anong ipinapahiwatig nito, mga kapatid? Na sa buhay natin, may mga pagsubok, may mga hirap, pero kung nandoon ang pagtitiwala, darating ang oras at pagkakataon na makakaranas tayo ng bunga, makakaranas tayo ng pag-ani, makakaranas tayo ng pagginhawa sa buhay. Hindi man natin ito nakikita, hindi man nakikita ng ating mga mata, pero sa ating mga puso na nagtitiwala sa pag-asang ipinagkakaloob ng Diyos, makakamit natin ang biyaya. Makakamit natin ang pagpapala. Makakamit natin ang kaharian ng Diyos. Kaya, mga kapatid, yan ho yung magandang tingnan sa buhay natin sa mga oras na ito. Alam natin na hindi madali ang buhay. Alam natin na puno ng pagsubok ang buhay. Alam natin na hindi minsan nagiging kaaya-aya ang ating buhay. Pero sa kabila ng lahat ng ito, anong pinaalala sa atin ng mga pagbasa natin sa araw ngayon, sa araw na ito? Huwag mawalan ng pag-asa. Dahil ang pag-asang ipinagkakaloob sa atin ng Diyos, ipinagkakaloob sa atin ng mahal na pong Jesus sa Nazareno, ay ang magdudulot sa atin upang mamunga at umalsa at sa dulo magkaroon ng tunay na biyayang ating matatanggap mula sa Diyos, mula sa mahal na pong Jesus Nazareno. Kaya, mga kapatid, huwag tayong mawala ng pag-asa. Patuloy na magtiwala, patuloy na kumapit, dahil sa bandang duli, sa bandang huli, naghihintay sa atin ang pagpapala, biyaya mula sa mahal na pong Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, tulad ng isang malaking puno na mayroong mayabong na mga sanga o tulad ng butil na matahimik na lumaki, gayon din ang paglago ng kaharian ng langit, sama-sama tayong manalangin bilang pakikibahagi natin sa mapagmahal na plano ng banal na kabutihan ng Diyos. Ang ating panalangin, Diyos ng buhay, gawin mo na makapagbigay buhay ang aming buhay. Diyos ng buhay, gawin mo na makapagbigay buhay ang aming buhay.
ang simbahan naway patuloy na umunlad sa pamamagitan ng pagtanggap at pagbabahagi ng kaligtasan sa mga kultura at mga pinahahalagahan sa buhay. Manalangin tayo. Diyos ng buhay, gawin mo na makapagbigay buhay ang aming buhay. Yaong mga nasa programa ng pagpapaunlad ng ekonomiya, naway bigyang suporta ang mga magsasaka at yaong mga nagpapaunlad ng lupa, naway alagaan at igalang ang likas na kalikasan. Manalangin tayo. Diyos ng buhay, gawin mo na makapagbigay buhay ang aming buhay. Ang ating mga pamilya, lalo na ang ating mga anak, naway lumaki sa pamamaraan ng biyaya at umunlad na kawangis ni Kristo. Manalangin tayo. Diyos ng buhay, gawin mo na makapagbigay buhay ang aming buhay. Ang mga may sakit, naway maging matatag sa kanilang pananampalataya at mapalakas sa pamamagitan ng ating pag-aalaga at pagkalinga. Manalangin tayo. Diyos ng buhay, gawin mo na makapagbigay buhay ang aming buhay. Ang ating mga mahal na yumao, naway masiyahan sa kapayapaan ng kaharian ng Diyos. Manalangin tayo. Diyos ng buhay, gawin mo na makapagbigay buhay ang aming buhay. Sa katahimikan po ng ating mga puso, ilapit natin sa Diyos ang ating mga pansariling panalangin. Gayun din ang mga taong humiling ng ating mga dasal at lahat na nag-alay ng intensyon para sa misang ito. Ama naming nasa langit, tulungan mo kaming maunawaan ng kahalagahan ng panahon ng aming pag-iral. Buksan mo ang aming puso sa iyong salita upang maging mabunga kami lagi. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Itong alak at tinapay ay handog sa'yo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayan, ang gabi iyong basbasa. Sa manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay na aming inihahain sa iyong kadakilaan upang ang paglilingkod na aming ginagampanan ay humantong sa iyong lalong ikadarangal sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag. Kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri naming ang nakikinabang, ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal.
Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo ay babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis sa nakakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagkupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Lumapit po tayo sa Ama natin sa langit sa panalangin itinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami paintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama.
Hinihiling namin kami adyas sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsulod po ang lahat. Mga kapatid, narito po si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Let my soul glory.
Adam suavis es dominus, beatus vir qui sperat in eo. Gustate et videte coniam suavis es dominus, beatus vir qui sperat, qui sperat in eo. Announcement, available na po ang opisyal na kalendaryo para sa taong 2024 ng ating parokya. Mabibili lamang ito sa ating parish office sa halagang 80 pesos. Ang oras ng ating finance office ay mula 8 ng umaga hanggang 5 ng hapon. May karagdagang discount sa mga bulk orders. Maraming salamat po. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na mga may sakit o may karamdaman, sa ating healing mass in service sa darating na November 2, Webes, sa ganap na 6 ng gabi. Makiisa po tayo. Available na po ang ating mga All Souls envelope sa mga nagnanais. Maaari kayong kumuha na malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa information guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan na Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, maging lubos nawa ang aming pakikinabang sa tinanggap namin sa piging mong banal upang ang aming ginaganap ng lantaran ay siyang aming makamtang tunay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo
ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipinduho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka namin.